What's up sa inyo mga Marino? Welcome to my channel. Subscribe mo na yan. Comment down below yung mga gusto nyo paggawa. At mag-click nyo na yung bell para ma-notify kayo kung may mga bagong videos. At ngayon, tatalakayin natin ngayon ang... At ngayon, tatalakayin natin kung magkano ba talaga ang sahod ng mga Marino. Okay, so bago ko simulan, siguro nakita nyo na yung disclaimer ko, nabasa nyo na yung kauna-unahan. Tapos aside from my disclaimer, yung sahod ng Marino, syempre, una-una, depende yan sa company at employer mo. So hindi lahat ng agency at hindi lahat ng employer ay pare-parehas ang sahod kahit magkakapareho kayo ng posisyon. Pero ibang company ka naman ay hindi nanganganog ang parehas ang sahod nyo. So depende pa rin. Ang sasabihin ko lang sa inyo is rough estimate kung gaano yung kung saan naglalaro yung sahod ng bawat isang posisyon. So hindi naman siya eksaktong yun talaga, pero hindi siya nalalayo doon. Yun ang may tutulong ko sa inyo. So more or less ganun ang sasahurin mo kung ganung posisyon ang makukuha mo. Okay? O, simulan natin sa pinakamababa, ang OS, Ordinary Seaman. Ang sahod ng Ordinary Seaman, ay naglalaro sa $600. Maliwanag, okay, $600 po kung kayo ay sasampa bilang OS or Ordinary Seaman. Ginawa ko itong video nito para ito sa mga aspiring seaman at aspiring cadets na gustong sumampa at gustong malaman kung magkano ang sasahurin, at yung mga batang nangarap na maging seaman para alam nila kung ano ba talaga ang magkano ang sahod at kung ano ba talaga yung magkano ang kikitain nila kung magpuporsige sila sa kursong ito. Okay? Next! Ang sumunod ay messman. Messman, ang sahod ng messman ay $1,400. Diyan po naglalaro ang sahod ng messman. $1,400, magkano sa Philippine money yun? Siguro around 70,000? Messman, yan ha. Yung sa, ano yun, galley team. Sila yung galley team, ha? Gagawin ko na lang ibang video yun para makita nyo kung ano talagang trabaho ng mga taga-galitin. Ang sahod nila is $1,400. Okay, next! Chip cook! Chip cook, ha? Ang sahod ng chip cook ay $2,000. So, $100,000. Hindi naman sama, diba? Yung mga nagtatrabaho sa hotel dyan, sa restaurants, o... chance kayo kung gusto nyong mangarap at maging isang seaman. Pwede kayong maging chip cook balang araw at sasahod kayo ng 100,000 a month. Di ba? Okay, next. Wiper. Ang sahod ng wiper ay $900 a month. Okay? Next. Oiler. Ang sahod ng oiler ay $1,400. Or, sa ibang company, mas malaki. Pero sa iba naman, mas maliit. Pero doon lang naglalaro yun. Next, pumpman. Ang pumpman ay, sahod nila ay $2,200. Yan ang sahod ng pumpman. Next, electrician. Ano to ha, sa engine department to. Yung mga sinabi ko na mauna, mga engine department yan. Nabibilang sila sa engine department. Electrician. Ang sahod ng electrician ay $2,200. Malaki, di ba? Electrician sa atin. Electrician sa atin, magkano dito? 100,000 plus. Saan ka pa? Next! Fourth engineer. Sa engine department pa rin to, no? Fourth engineer is $3,500. Okay. Kaya yung mga kadit dyan, mag-aral kayo mabuti at kumuha ka ng exam para sumahod kayo ng mga ganyang kalalaking sahod. Hindi kayo mapopromote hanggat hindi nyo kayo kumukuha ng exam. So, kailangan
Kada baba nyo, nagtitake kayo ng exam at nagre-review rin kayo. Kasi may bayad din ang pagkuha ng exam. Next! Third engineer! Third engineer is $4,100. Sa engine department pa rin yan, no? Third engineer is $4,100. Next! Second engineer! Second engineer or ang katumbas nito sa deck department is chief officer. So, para magka-level lang sila. Tama ba? Alam ko, ganun eh. Okay. Second engineer, ang sahod niya ay siya yung sumusunod sa pinakamataas sa sahod niya, $8,000. Laki eh. Talagang saya-saya. Oh, last. Ito yung last para sa taga-engine tech. Kung gusto nyo maging mga engineer, ha? Dito kayo sa engine tech. Ang pinakamataas sa engine tech na posisyon at ang kanyang sahod ay si chief engineer. Chief engineer, siya ang pinaka-head ng department. Ang sahod niya ay $11,000. Laki! Chief engineer, nalaman ko lang. Okay, punta naman tayo sa deck department. Sa deck. Okay, umpisaan natin kay third officer. Third officer, ang sahod ay $3,500. Okay guys, so remind ko lang sa inyo ha, hindi para trust ng company ay ganyan sahod. Depende sa company at sa employer. So ang sahod ng third officer ay $3,500. So mga ano yun, 155 mahigit 1,000 Philippine money. Laki, no? Second officer, sa yung nagtitimon. Ay, navigator ba? O nag-navigate ng barko? Parang ganun. Ang sahod niya ay $4,000. Laki, no? Pag-ilasampa ko na yun, ha? Okay. Second officer, ang sahod niya ay $4,000. At ang chief officer, siya yung pumapangalawa sa pinakamataas. Ang sahod niya ay $8,000. Okay. Guys, kaya mga kadete, inuulit ko, mag-aral kayo mabuti. At ito yung narinig niyo yung mga sahod ng pwede niyong maging balang araw. Pag nagsumikap kayo, depende pag sasumikap nyo at depende sa pag-aaral nyo. Okay? Huwag kayong tutulad sa akin. So weird. tapos, next. Ito na yung sahod ng ating kapitan. Okay? Ulitin ko, depende sa company. Siyempre, malaking company, mas maganda. Depende sa kanilang ano. Depende sa employer mo, kung maganda yung agency na puntahan mo, o ano rin, o malaki. Pag hindi, pwede buo ba? Pwede tumaas kung magagumanda. So, ang estimate dyan, kay kapitan, ang sahod monthly ay $11,000. $11,000 a month. Pwede ka na magpatayo ng bahay kada uwi. guys, sana nagustuhan nyo itong topic ko ngayon. Kung meron pa kayong suggestion, mag-comment lang kayo sa baba at gagawin natin yan. Sa ngayon, sana na-inspired ko kayo sa mga aspiring marino, sa mga kahit yung mga high school pa lang dyan, yung alam ko na iba dyan, nangangarap maging seaman. Kung napapanood itong video to, sana na-inspire ko kayo at magsumikap kayo sa inyong pag-aaral para marating nyo ang gusto nyong marating. Okay?
Dahil kahit saang profession naman, kung hindi kayo magsusumikap, ay hindi kayo makakarating sa paroroonan nyo. So, kailangan moron gawa at moron sa pag-aaral at gawa. Okay? Hanggang dito lang guys. Hanggang sa muli. Ito ang inyong Marino. Signing out! Yeah!